Para sa mga anak ko. May anak kasi ako na kailangan araw-araw kumakain. Kaya kailangan ko pumasok ng GR ko. Pagka may customer, nakaka-table. Pero pagka wala, waiting lang kami. Tapos magdaman, yan. Maga na akong mauwi. Kasi ako kumita kagabi. Kaya ito lang yung ulam namin. Pagka mga 100... Sige, 50 lang kinikita ko. Ito lang inuulam namin araw-araw. Lahat ng daan ako na pamamasura, pagbebend, pagtitinda ng mga plastic sa divisoria. Tapos, wala pang trabaho itong mister. Hirap na rin ako. Higit 200 pamilya mula sa GK compound sa Tondo, Manila ang nawalan ng tahanan sa ninang bagyong Milenyo. Mga anak ako noong 2006, noong Milenyo, nagkataon naman na napunta rito sila Ma'am Cara. Tinulungan niya kami. Hindi ko akalain na makikita ko siya sa isang ganitong klaseng kwarto na walang bubong, gano'n. Tapos alam ko mahinang-mahina yung itsura niya. Kakapanganak lang niya talaga. Sinahin niyo po, bagong panganak! Okay, ready. Nung nakita ko yung baby na napaka-fragile, meron pa siyang may mga dugo pa. Talagang 10 minutes pa lang daw siya nung ilalabas dito sa mundong ito. Tapos ito yung mundong kinagisnan niya, yung bumabagyo. Si Jojo namumukhaan ko pa siya although mas mahaba na yung buhok niya ngayon. Pagpasok ko dun sa loob ng bahay ni Bea, may nakita ako kaagad na baby na maliit. Akala ko kaagad si baby Milenyo na yon. So talagang na-excite ako. Tapos nung tinanong ko, sabi ko, oh, ito na ba si Milenyo? Tapos sabi niya, hindi, si Francis yan. Teka, nasa na si si baby Milenyo? Ma'am. Kasi nagkasakit siya. Sabi, pinaampon. Binisita namin yung baby. Pinuntahan namin dun sa nag-ampon sa kanya. Ito na ba siya, no? Ito na siya. Sorry. Natatakot siya sa'yo. Nakita ko yung reaction ni Baby Milenyo kay Bea na parang hostile siya eh. Hindi na niya kilala yung tunay niyang ina. Yung nararamdaman ko dun sa anak ko, nasakit pa rin sa akin. Hindi naman kumot na nandun sa kanila yung anak ko. Kinakalimutan ko na, hindi naman sa ganun. Kaya nga desidido ako makaalis niya. Pero yung mga bata pag aalis niya? Sa kanya. Yun nga rin kinakalala ko. Nung una, ang in-applyan ko, Japan, naloko na naman ako. Hindi na naman ako natuloy nun. Nag-apply na naman ako uli. Yung naka-recruit naman sa akin, illegal naman. Sobra talaga akong naawa dun sa kwento ni Bea na sabi niya tatlong beses na daw siyang naluloko ng illegal recruiter. So naisip ko, turuan ko na lang siya kung paano niya malalaman kung illegal recruiter or hindi yung agency na kanyang papasukan. Maging sigurado ka. So, check mo muna sa website kung nandoon. Tapos nakasulat dito, status, good standing. So ibig sabihin, okay ang agency na yan. Ang kailangan lang daw bayaran ay 100 pesos para sa processing fee, 1,275 pesos for UWA membership fee, at saka 900 pesos PhilHealth or Medicare coverage.
itong agency na nakita mo, legal to, accredited siya ng POEA, so pwede ka nang mag-apply dyan. Pero pag hiningan ka ng placement fee, hindi pwede yon. Hindi ko na mag-apply. Siyempre, wala naman akong tulog. Katulad ngayon, wala naman akong tulog, diba? Di haggard na haggard yung itura ko. Pinag-fill up nila ako ng form. Pati yung mga sulat ko, yung mga spell. Maganda malamali kasi sa sobrang kaba ko, sobrang taranta ko. Dapat may dala kang resume, 4x2 pictures, and then NBI clearance. Mas maganda kung meron kang certificate of employment. Sabi sa akin sa agency, kailangan ko rin makapag-training. Kaya, kasi sabi, mas malaki raw yung chance ko na makaalis agad papuntang ibang bansa. Magandang umaga sa inyo. Anong lugar sa isang bahay? Dining room. Dining room, very good. Bali ngayon, mag-training na kami. Training ako rito. Sana, makapasa ako. Isa yung pambanlaw. Bakit meron pa ako isa nito? Para pang-dry. Mahirap din. Naiinip na ako. Kahit naiinis na ako, medyo naiinis na ako dun sa pagtuturo. Kailangan mo kasi pag-pisan kahit nahirap kasi, di ba? Siyempre, kailangan ko yun eh. Kailangan ko makaalis eh. Natutunan ko yung paano gamitin yung paano ka mamlansya, kung paano ka tamang maggamitin yung vacuum. Siyempre, dito hindi ko naman ginagawa yun. Pagkatapos nung interview sa kanya, nakita naman namin na active siya. Naka-line up na siya sa amin. Pag may client na kami or pag may requirements na kami, isa siya sa tatawagan namin. Tuwang-tuwa ako kasi akala ko hindi ako makakapasa. Talagang over-excited talaga ako. Maka-abroad na talaga ako. Makukuha ko na yung anak ko na si Melenia at mapubuo ko na lahat ng mga anak ko. Sa guidelines po ng POEA, ang placement fee ng household service workers ay dapat sagutin ng employer at hindi ng aplikante. Ang agency na mahuhuling lumalabag dito ay maaaring matanggalan ng lisensya. Maaari nyo silang isumbong sa POEA hotline 722-1144 o 722-1155. O kayo naman, baka meron kayong kwento na nais ibahagi sa amin. Gumawa na kayo ng inyong mga video diaries at ipadala yan sa amin sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod po na Biyernes, hihintayin ko mga video diaries nyo, ha? I love you! Nakit na kwento, malayo man sa minamahal ko. Pamilya ko dyan, sabagay! Dinding, siya ito na niya. Aray ko dito pong kapilang dyan dito. Hi! Lucky GG! Congratulations! Masaya ako, nakatapos na kayo. Ito ang kwento ko, ang diary ng